pagbibigay ng paksa, layunin sa pinanood o nabasang dokumentaryo. Filipino 5, Quarter 2, ika-apat na linggo. Inihanda ni Ginang Ansi Aparente, guro sa Filipino sa Dita Elementary School. Magandang umaga sa inyong lahat! Kamusta kayo? Nasasabik na ba ulit kayo sa ating bagong aralin? Halina, magsimula na tayo! Muli, ang inyong guro sa Filipino, si Ginang Aparente. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa dokumentaryo. Ano nga ba ang isang dokumentaryo? Ang dokumentaryo ay isang programa sa radyo, telebisyon at maaari ring pelikula na nagsisilbing libangan. Gumigising din ito sa diwa at damdamin ng isang tao. Kapag naging mabisa ang pagkakalahad nito, napapabago rin ito ang pananaw, saloobin at prinsipyo ng isang tao. Tumatalakay ito sa mga isyong panlipunan, pang-espiritual, pang-kultura, pang-edukasyon at marami pang iba. Sa kasalukuyan, laganap ang dokumentaryong pang-telebisyon, pang-radyo at social media na naglalahad ng katotohanan ng buhay ng bawat tao sa bawat sektor ng lipunan, gayon din ang kultura at pamumuhay nito. Halimbawa ng mga dokumentaryong pantelebisyon, Eyewitness na napapanood sa GMA7 at No Filter na napapanood sa ABS-CBN. Ang dokumentaryong pantelebisyon ay isang programa na kung saan naglalahad ng katotohanan at impormasyon tungkol sa isang issue. Tumatalakay ito sa tunay na buhay. Ngayon naman ay aking babasahin at inyong pakinggan at unawain ang isang maikling dokumentaryo. Isang araw lamang sa Ghana. Pamumulot ng basura ang ikinabubuhay ng mag-anak ni Mangkado. Sa araw-araw ay kumikita sila ng 100 piso. Hindi sapat ito sa 5 bibig na kumakain sa araw-araw. Lalong hindi ito magkakasya upang makapag-aral ang 3 niyang anak. Lalo pat may sakit ang kanyang asawa. Ngunit mayroon silang araw na lagi nilang pinakahihintay. Ang araw ng Pasko. Sa araw na ito lamang nararamdaman ng mag-anak na sila ay sagana. Marami silang natatanggap na regalo, gaya ng pera, damit, pagkain at iba pang mga bagay na kailangan nila sa pang-araw-araw na pamumuhay. Nasabi nila tuloy sa kanilang sarili, isang araw lamang kaming sagana. Ngayong napakinggan na natin ang kwento o dokumentaryong Isang Araw Lang sa Ghana, atin namang sagutin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Sagutin ang mga tanong, sundin ang tamang format sa pagsulat ng salaysay. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Tungkol saan ang nabasang dokumentaryo? Ano ang nararamdaman mo pagkatapos mabasa ang dokumentaryo? Kung ikaw si Mangkado, masaya ka rin ba kahit isang araw ka lamang sa Ghana? Bakit? Aking sasagutin ang bilang isa. Tignan ang format ng aking pagkakasulat. Ikaw naman ang magsagot sa bilang 2 at 3. Ang dokumentaryo ay tungkol sa isang araw lang sa Ghana. Kwento ng pamilya ni Mangkado. Kung ano ang uri ng buhay nila at kailan ang pinakahihintay nilang araw. Ikaw naman ang magsagot ng bilang 2 at 3. Gayahin ang aking format. Gawain sa pagkatuto bilang 2.
Natatandaan niyo pa ba ang kwentong kabayanihan ni Tia Patron? Tama, siya ang babaeng nagdala ng bandila at ng espada sa Santa Barbara. Ngayon, nais kong muli ninyong basahin ang kwentong ito sa pahina 11. Isulat ang inyong pananaw at saloobin sa inilahad na buhay ni Tia Patron. Isulat kung bakit siya naging bayani sa kanilang bayan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ito ang rubrik sa pagsulat ng sanaysay. Maging batayan niyo ito upang mapaganda ninyo ang inyong sagot. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin at unawain ang mga talata. Sagutin ang mga tanong sa bawat talata. Sulat ang iyong sagot sa inyong sagutang papel. Nakakita ka na ba ng walis tingting? Kapag nag-iisa lamang ang tingting, marupok ito at madaling maputol. Subalit, kapag pinagsama-sama na ang mga tingting, nagiging matibay ito at nagagamit ito ng maayos. Ang mga miyembro ng pamilya ay parang tingting. Mas matibay kapag magkakasama. Kapag nagkakaisa at nagtutulungan ang buong pamilya, nagtatagumpay sila sa mga problema ang kanilang hinaharap. Naririto ang 3 tanong. Una, ano ang paksa ng nabasang talata o tungkol saan ito? Pangalawa, saan maihahambing ang miyembro ng pamilya at bakit? At ang 3, ano ang kailangan upang magtagumpay ang isang pamilya? Inyong sagutin gamit ang iyong sagutang papel. 2 talata. Panganay si Andres Bonifacio sa 6 na magkakapatid. 14 na taon si Andres nang mamatay ang kanyang mga magulang. Gumawa at nagtinda siya ng abanikong papel at tungkod na kahoy. Pumasok siyang mensahero sa isang kumpanya. Naging ahente rin siya sa iba pang kumpanya. Naririto ang mga tanong na inyong sasagutin. Ano ang paksang ng napakinggang talata? O tungkol saan ang talata? 2. Ano ang kanyang itinitinda? At ang 3, ano ang ugaling taglay ni Andres Bonifacio? Inyong sagutin sa inyong sagutang papel. Sa panghuling gawain, gawain sa pagkatuto bilang 5, una ng patlang, sulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ang dokumentaryo ay isang programa sa radyo, telebisyon at maaari rin pelikula na nagsisilbing libangan. Ginigising ng mga isyu ng dokumentaryo ang aking diwa at damdamin kapag naging mabisa ang pagkakalahad nito. Nababago rin ito ang aking pananaw, patlang at patlang. Ikaw naman ang magbigay ng 2 natitirang sagot. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Pumili ng isang kilalang tao sa inyong pamayanan na nagtataglay ng katangi-tanging ugali. Sumulat ng isang talata tungkol sa kanya. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Maaaring humingi ng tulong sa inyong mga magulang o nakatatandang kapatid. Maaaring magtanong kung sino ba yung tao na may katangi-tanging ugali sa inyong lugar. Sumulat ng isang talata tungkol sa kanya. Naririto ang rubrik sa pagsulat ng talata. Gamitin ang rubrics na ito na pamantayan sa pagmamarka. Makakakuha ng 5 puntos ang pinakamahusay na sulat o na talata. 4, mahusay. 3 puntos, katanggap-tanggap. 2, mapag-uusayan pa at 1, nangangailangan pa ng pag-unlad. Sana'y husayan ninyo sa pagsulat ng talata!
Ngayong nabatid na natin ang aralin tungkol sa pakikinig at panonood ng isang dokumentaryo at pagsagot sa mga tanong nito, binabati ko kayo sa inyong pinakitang husay sa klase. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam at salamat mga bata! Ako muli ang inyong guro sa Filipino, si Ginang Aparente. Bye!